Geniuses turn to ban. Team Liquids turn to ban. Yeah. Evil geniuses turn to ban. Seconds remaining. Team Liquids turn to ban. Evil geniuses turn to pick. Team Liquids turn to pick. The Keeper of the Evil Light. Geniuses turn to pick. The Undying waits. Drow Ranger. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. And andito na tayo sa ating third game and final game ngayong gabi. Team Liquid versus Evil Geniuses. Etong final game sa amin lang to sa ano sa Wombo na channel, pero doon sa mga kabilang channels may mga ibang yung kinocover nila na ibang group. Wala na? Wala na, last game. Ah, tapos na lahat. Okay. So 2-0. Again, fake news na naman ako. Pero eto, wala, so last game. Wala pa si Sean tulog eh. Oh, wala pang tulog. Pero etong Evil Geniuses, favorite talaga si Kotol ah. Si Kotol. Si Fick din kasi, tsaka yung lane, yung laning din. Oy, si Uy, Chaos Knight. Si ano to? Si Ramses. Oh, dati ko na tong gusto pang nakikita. No, Chaos Knight. Pero, hindi, oh, hindi kasi, hindi nagagantong hero si ano eh, no? Si RTZ. Hindi, nag-Chaos Knight siya. Talaga ba? Parang sa akin kasi, ang ano ko kay RTZ, more on yung talagang mga farming na heroes. Hindi, nag-Chaos Knight si RTZ. Pero, yun nga, yung draw strat dito ng Team Liquid, sabi nga natin kanina, pag pipick ka ng draw, kailangan magpiplay around the hero ka. So, Undying, tapos CK Kotol naman dito, mga mahilig sa kabayo. Pick kayo aba doon para may pattern. Wala, nakaban. Ah, wala. Nakaban. Chen, nakaban din. Wala naban na. Sino pa ba nakakabayo dyan? Wala na. Center. Pero center, center. Magandang pick center para sa Team Liquid. Para may pang disengage ka. Para may kabayo na kayong tunay. Totoong kabayo. 5 seconds remaining. Eh, tignan natin. Ang tingin mo okay lang na maaga nila nilabas yung Draw Ranger? Tingin ko meron silang strat mismo na draw yung second pick nila eh. Kasi, pero, otherwise di nila ipipick agad yung draw. Di na siya yung tulad nung previous patches na draw na kahit first pick mo napakadahin ng hero. Oo. Oh, kasi yun nga yung, anong tawag dito? Yung marksman niya. Easy farm sa ano? Sa Ancient. Sa Ancient. Doon sa triangle. Oo. Tsaka nabawasan din yung ano. Hindi na tagos doon sa buong armor. Oo. Sa base armor base pa lang. Base armor na lang. Pero makati pa rin kasi. Pero maganda yung ano. Ganda yung Chaos Knight na pick laban sa draw din. Kasi ayaw ni draw ng mga ano yung mga hero na nasa harap niya agad. Oo, yung mga may gap closer. Pero tignan natin. Ako tingin ko maganda mag-center dito ang Liquid. Mirana pwede rin pero magiging problema niya lockdown. Mirana post 4? Tingin mo pwede. Yung mga tipong pang disengage.
Wala silang, kapag nung mimira na sila, wala silang stun eh. Yun nga, kulang sila sa lockdown. Kasi ang daing ano na to eh. Five na to. Ito talagang pinag-iisipan yung mga ano dito, bans and picks talaga. Taking their time. Okay, bad. Ayun, pa-shoutout daw, Coach Jello. Saan? Ayun, yung mga ano mo, mga fans mo dyan. Coach Jello, I love you. Coach Jello, pa-shoutout, 9263. Ayun, oh. Madami agad fans dito si ano, Coach Jello. Jello. makilala ko yan. Sun King, third pick na Sun King. Mm-hmm. Sun King na siguro po ano no to post 3 na. Pangit na kasi i-post for Sun King eh. Kasi pag, to. Oh, pag low level yung Barrow Strike eh, walang kwenta. So mahina yung lane presence mo kung support ka. Mhm. Malakas din kasi siya sa off lane mismo eh. Mismo. Yung sense orb niya. Mhm. Malakas mang bully ng mga melee na safe lane. Mhm. Tsaka pwede mo nga siya laruin in ano, different ways, pwede different parang ways. Malaax. Pero si Taiga hilig niya yung Sun King na 4 ah. Ah, talaga ba? Mm. Uy, Dazil. Baka mag-Huskar dito. Ano, AG. Kasi kanina, AG, first ban nila lagi Huskar eh. Lycan. So, anong plano nila dito sa ano? Sa Dazil? Pwedeng Dazil mid. Pero hindi ano nagaganon din si Abid. Kasi si Ramses nagla-Lycan off lane siya eh. Ah, okay. Yun din kasi pag ano no, pag sanay ka, pag post one ka dati. Hindi, ano, marami na siyang previous, ano, dun sa 2 games ata na, 3 games ng Chengdu qualifiers. Mm, nilalabas niya na yung mga gandang hero. Nag-Lycan, ano na siya, nag-Lycan offlane na siya. Okay. Twice. Yun nga, pero sabi mo, syempre, may dalawang hero na dito na pinipick ni, ano, like, ni Ramses, pero alin nang mapupunta sa kanya dito. Tingin ko mas pasok na kung CK offlane. CK kasi, ano rin eh, hindi rin, ano tawag dito, hindi siya item dependent na core. Pero maganda yung pack pick ah. Parang more on protect the draw sila yun na hindi malapitan si draw. Mm-hmm. May coil ka pang zone out, may silence ka. Tsaka yung combination ng ano, yung sulit na sulit mo dito pag isa sa mga to nag-veil of Discord. Sun King or pack. Magic damage. Pero mukhang alanganin dito yung draw ha. Itong mga heroes ng EG, talagang in your face na hero eh. Talagang habulin ka nito. Yung kahit bumili ka ng 4-stop, habulin ka niyan. Saan ka pupunta sir? Dito ka lang. Pero makikita natin, sa baka i-adjust na yung pick nila sa 5th pick nila. Kasi pwede pang mag-offlane tong ano eh, itong pack eh. Tapos mag 4 nga sila ng ano, ng Sun King. Fexy talaga eh. Sabi na nila invoker ni ano, yeah, bet nga. Batrider, binan din. Pag magbaban ka ng Batrider, parang... Jesus. Ano yung mga i-consider mo, ba't mo ibaban yan? Kung ka mid? Pwede naman. Tignan natin. Parang... Medyo mahirap i-read yung ano nga. Nang ganyan lang, unless ipicta nila yung... Sobrang ano, flexible nga. Check. Ayan, dinig ko. Meron naman pala. Pero dito sa Team Liquid, again, pwede ba sila mag-adjust dito? So, hero nila either offlane or... Hindi, may offlane ka na eh. Support? Kulang nila or mid lane din? 5 seconds remaining. Oh, yun nga. Kasi Sun King, sabi mo nga, pwede pa nila gawing ano, 4. Mid or support yung kulang nila. Mm-hmm. Mid support, offlane yung kulang nila. Ay, Razor. Mid Razor na. Hindi, pero pwede pang mag 3 Razor to ah. Kasi yung tatlong core nila hindi, na... Hindi, nag-3 ano, na si Boxy. So mid na nga si ano, Koik ba? Sabi nga, sa Sun King, Taiga nga. Sabi sa'yo, mahilig kasi mag-ano yan eh. Mm. Kasi yung playstyle ni Taiga, ano eh, greedy na 4. Uh-huh. Yung kasi super greedy na 4. Kaya, oh, may galit dito sa chat, Bobo. Ano, sinong kaaway mo dyan, sir? May kaaway kang dinami nakikita dyan. Pero dito nga, yun na, Ramses na ano, na Lycan. And si Abed nga, nag-CK ah. Open ay, si Abed tuloy, si RTC. Walang kumukuha ah. O nga no, open siya ngayon, hindi walang kumuha. Wala na, may mga kanya-kanya na silang ano. Hindi kasi kailangan, actually yung ES more pwede rin sa ano, sa draw na strat, maganda rin. Kasi yun nga may gap closer ka rin eh. Tsaka in terms of damage, kaya mang i-burst tong draw ranger. Bakit ganun lahat sila nakaharap, pero si CK nakatagilid. Pinapakita talaga. Pineflex niya yung kabayo niya, tsaka yung shield. Pineflex talaga yung shield niya. Mm-hmm. And open, ay hindi, ayan pala yung binas mo kanina. Yes, pero maganda rin yung ano, yung
pick dito ni ano na Razor. May pang ano ka rin, anong tawag dito? Pagdating sa Phantasm, pag na-link mo, at least kita mo agad yung tunay at the same time, kulang na rin sa damage, di ba? Grabe yung damitan dito ni Chaos Knight, oh. Formahan. Basta RTC, lahat ng item meron yan. Oo, kompleto yan. Bakit naman hindi? Lahat ng item meron, pera lang sa Aegis of the Immortal. Aegis of Champions! Wala eh! Yun yan! Meron ano eh, meron second, third place curse. Third place curse. Lahat nga ng item mo sa Dota, nasa yun na. Kaso yung Aegis, di mo makuha. Mailap. Yeah, tingnan natin. Mali mo, si RTC, makakuha ngayon ng ano. Ng... Ang tawag dito. Oh, pakilala muna natin sila. Na Aegis. Yan nga, dito. Sa side ng Liquid, Insania on the Undying, Koikba on the Razor, Mikey sa Draw Ranger, Boxy naman si, ano, sa Puck, and then si Taiga sa kanyang Sand King. Sa side naman ng EG Chaos Knight ni RTZ, Abed, taking the Kunkka this game. Si Fly for the third game. Keeper of the Light, Ramses sa Lycan, and then Crit sa Dazzle. Ano sabi dito? Pa-shout out kay... Pa-shout out kay DL Lods, di namin makikita. DL Lods. Nasa Liquid po ba si Miracle? Wala. Liquid, wala ang lineup na nila dito. Mikey, Koikba, Boxy, Insania, tsaka si ano. Taiga, Insania. Pero dito, top lane, magiging Boxy and Sun King. Paano magiging skill build mo kay ano kay Sun King support? Baro, ano pa rin? Baro strike pa rin? Mm-hmm. Tsaka Caustic Finale. Kasi di mo masyadong prioritize yung Sunstorm na. Ade, siya Baro Sunstorm ginagawa. Tinataasan niya yung Sunstorm tapos nagugubat siya. Ah, okay. At least, oo, may ano ka. Makaka-farm ka pa rin as Sun King. Ginagawa niya ano eh. Ini-stack niya tong dalawa to. Mm-hmm. Tapos gugubatan niya. Easy way clear na. Ganun siya mag-farm eh. Okay. Parang Enigma. Oo. Usually pinapalamang niya muna yung offlane niya eh. Yung lane, oo. Tsaka yun nga trinay niya yung bounty rune kanina kaso nakuha nila. So, sa bounty runes, 3 para sa EG dito. Pero bottom lane, mukhang malakas na lane to para sa ano, para sa Liquid, Draw Ranger, tsaka ano, tawag dito, tsaka Undying. Unlimited sustain lang sila dyan. Mm-hmm. Yung ano, Dazzle, Lycan. Feeling ko hindi masyado magkakapatayan dito sa baba eh. Pero na lang kung talagang maipon yung ano, stacks ng decay. Kasi ganun din, may soul rip din si Undying, pero hindi siya masyadong kinukuha yun, no? Soul rip. Mm-hmm. So, yun, nang mamanong na lang. Anong kinuha niya? Tombstone ba o decay? Ah, decay nga. Decay, may ano, may kulay green dito. Oo, umiilaw yung gauntlet niya. Ayun, salot talaga yun, nakakainis yun, no? Tapos 300 HP ka na lang. Pag pinag-normal ka talaga dyan ni Mikey, warak talaga HP mo. Bababa na si ano. Kaso doon si Crit, napilitan siya mag-TP kasi naipit siya ni Mikey sa tower. Habang sa top lane, si Boxy! Boxy! Baka kala ko! Kaso, isa pang palo, sir. Normalin mo na. Secure mo na, ano, fly. Yan nga, first blood. Mapupunta dito kay Keeper of the Light. Hindi pa nakaka-move on si Boxy sa Bristle Back. Oo, manong pa rin. No, sa, akala niya ata, sobrang kunat niya pa rin yun. Ayan. Sa ang team na po ba si Miracle? Wala pa siyang team. Ay, may team siya, pero hindi pa sila lumalabas. Yung dating team pa rin nila sa Liquid, solid pa rin silang lima doon. Bubuo sila ng sariling org nila. Sir, tanong lang po, ano pinagkaiba ng TIN and MDL Tournament? Yung MDL, ano siya, kada year kasi may apat na major, apat ba tatlo? Ngayon, alam ko, tama ba nabawasan? Huwag akong tanongin mo pagdating sa mga ganyan. Pagdating sa exam, bagsak ako dyan. MDL, isa sa mga major tournaments. Yung TI, yun yung... Kumbaga NBA Finals. Oo. Oh, kumbaga yun yung playoffs. Oh. Etong MD, yung mga major kasi, ang nangyayari kasi dito, yung mga nakakakuha ng direct invite sa TI, dito sila sa major kumuha ng tinatawag nga na ano, DPC points, Dota Pro Circuit points. So, yung top 12 teams, di ba? Yun, yung mga nakakuha ng direct invite, dito sila umaasa sa mga points dito. So, hindi yun ano, hindi yun na parang bunutan lang, okay, sinong mga ipapasok natin na yung TI, may papel lang doon, di ganun. Point system to. Major event tong ano, MDL. Pero doon sa baba, napatay. Ay hindi, nagpa-deny na lang. Oo, nagpa-deny. So yung sa major dito, ang magiging price, yun din yung pinaglalabanan ng mga player dito. Bukod sa pera, yung ano points, na, yung points. Kasi ang first place dito makakuha ng
4,850 na DPC points. Tapos kung di ako nagkakamali, ang kailangan mong points para makakuha ng invite sa TI, 16K o 12K? Actually, depende sa teams eh. Depende ba sa teams? Depende sa spread out ng points eh. Ah, okay, okay. Yun. Pero malaking amount of points ang kailangan mo para makakuha ng direct invite. Yung mga hindi naman nakakuha ng direct invite, doon sila naglalabanan sa mga regional qualifiers. Pero eto si Ramses, mapapatay nga siya. Yun yung sinasabi natin, stacks ng DK plus normal attack. So yung both sides ng offlane, medyo hirap, no? Mm-hmm. Dito sa top lane, kasi ang ganda kasi ng sustain ni Chaos Knight eh. Yung Chaos Strike niya, nabuff pa, di ba? Sa 7.22H na patch. Daya kasi ng skill na to eh. Bastusan eh, no? Ito guys, so ang daya kasi ng skill na to eh. May crit ka na. May lifesteal ka pa. Salot eh. Tapos 4 seconds lang yung cooldown. Pag na-reality rift ka pa, may anong tawag dito? Minus armor pa. Tapos tap yung chakra magic ka, cooldown agad yan guys ha. Salutan talaga eh. Parang ano na to yun, no? Parang ano tawag dito? Anong tawag? Parang yung bash ni Slardar. Pero kay Slardar kasi every 4 hits eh. Dito si Taiga kumuha. Pull na lang ng wave. Pinupuk-puk-puk-puk lang, oh, lifesteal. Lifesteal. Kahit maligo sa Sunstorm, no, hindi pinapansin. Ilang hero naliligo sa Sunstorm na walang pakialam. Pero yun na, ininda na niya. Medyo makati na. Napatunt na lang eh. Taunt out. Secure na lang bounty rune dito. First bounty rune, 5-minute mark. Uy, si Fly. Blinding light. Oop. Ay, di niya na-dodge nung shift. Sayang. Well played naman doon. Pero mayroon din timing yan eh, kasi level 1 pa lang yun. Oo. Kailangan okay. Perfect yung pagpindot mo eh. Mm-hmm. Lilitaw ka kasi agad dun eh. Pero dito si, ano, sa laning naman natin so far, stable naman yung kay ano dito. Sa top lane, nakakapalag naman sila kasi nga, gawa rin ng sustain. Pero may detection dito. Pero sila RTC, pero pumapalag. Makati nga yung Sunstorm, makala ata ni RTC, walang, kaya niyang ano eh, kaya niyang saluhin eh. Ata. Superhero. Oo, napawing eh. Pero si Boxy, hindi na bristle back hero mo dyan ha. Ingat ka na dyan, sir. Ito, tignan nyo yung balance hero na to ha. Very balanced. Balance hero yan. Balance hero yan, may kasama pang keeper. Dito oh, eto na, nag-reality rift. Pero kasi kailangan sulitin habang walang orb. Although na-dodge yung stun, so safe naman dito si Boxy. Balance hero. Pasok na pasok. Pasok na pasok. Tatsada ni Ice Frog yan. Balance yan, balance. Oh, feeling ko pag ano, etong CK pag tumaas pa yung pick rate niya, mananerf to. Mananerf pagkatapos ng major. Kasi ng group stages ng major, ano eh, wala masyadong pumipick kay ano eh, CK. Si Teams, nag-quattro siya na ano, CK. Balance yan, balance yan. Lalo na sa gitna, tapos dalawa kayo melee, sobrang balance niyang hero. Oh, pwede rin, maganda rin pick si CK sa mid lane, maganda rin siya pang-ontro kay ano, kay Ember. Nakita ko na yun dati, pinipick si CK laban kay ano, Ember. Oh, dito si ano. Ang lakas kasi mang zone dito nung ano eh, nung bottom lane. Undying tsaka Faceless Void. And thanks po mga sir. Kala ko kasi iba-ibang tournament yan. And mga mag-TI pa rin pala. Oo. Yun pa rin yung ano. Uy, ang katinong Illuminate. Nabura si Taiga pero at the same time nakakuha ni Boxy. Yung kill auto RTC. Again, si Boxy. Kada nasa kanya yung camera. Pumapalag. Boxy talaga. Palag-palag lang to eh. Oo. Kaso sa bot lane, si Insania. Napatay pa nga dito si Crit. Pero andito yung barko. Ramses, delegado siya dito. Pero Mickey, kung nga pala, tayuan na lang sir. Uy, ang gandang digay nga nun, Mickey. Isa pang hit. Pero nakungulit kasi dito si Abed. Wala na nga siyang mana. Insenia with the double kill. And eto na nga, ito turn na. Mickey, halika dito. Abed, pwede naman. Kaso, ang ganda ng Tidebringer. Tsaka yung mga wolf. Nandun. Op, body block, body block, body block. Uy, Abed, ayaw paawat dito. Paluin mo isa. Uy, hindi tumama yung Tidebringer sa Crips, pero makikill naman siya ni Crip doon. Masyado nang flashy si Abed doon. Oo. Oh. Kumulit eh. Kumulit. Oh, pero at least nakakuha sila ng kill. Muntik pa nga si ano doon eh, si Abed. Oo, oh, kasi ganda na ginawa ni, ano doon, ni Mike. Mm. Inislow niya si Lycan, tapos sinayaan niya ang patay ni, ano na, ni Undying. Mm. Tapos kasi, inislow niya pa si Kungka para di siya mapalo ulit. Oo, oh, si Kungka kasi pag nabitaw niya yung mga skills niya, tapos di pa nakapatay. Kahit pa paano pwede mo saglit micro yun, pwede mo ma-ignore eh. Kaso nga lang, masyadong magaling. Masyadong magaling, oo. Masyadong magaling eh.
Pero tidebreaker yung kuya mo. Oo. Yung Lycan dito, anong level ba nung Wolves nagkakaroon ng meme? O meron talaga yan? Na level, all levels. Level 3 yata o level 4. Level 3, oo. Kumbaga yun nga, di ba yung dati, naalis na yung bash, yung indie. Pero may meme. So kahit pa paano may kill potential. Pero insane niya dito. Binarok ko. Pero mukhang mabubuhay pa rin na. Oh, DK, pwede pumalag. Habang si Mickey naman doon, sino-zone out. Si, ano dito, si, ano pa nga si Ramses. Pero insane niya, buhay pa rin. Illuminate, tatama. Hindi, sir. Si Abed pa nga nakakuha ng kill dito. Pero Mickey, andito si Boxy. With the Dream Coil, maipit si Fly. Silence na rin dito. Mickey, nakikipagtayuan. Andito na yung mga backup, sir. Secret, nandito na, sir. Naku, Mickey, siya pa nga ang mamamatay. Boxy, makakatakas ka pa ba with the orb? Yes, sir. Boy, ito, makakapag-jaunt out. Dami nilang kinukomit sa bottom lane, na, na heroes. O, para si kay throw, para kay throw yan. Oh. Eh, di din kasi kaya ni Abed si ano. Si, ano, si Koy. Kasi kaya si Razor. Oh, easy counter. Oh, easy counter. Kaya sabi ni Abed, leche to si Razor. Bala ka na lang ako. Bala ka na dyan. Bala ka na dyan. Dito lang sa baba. Oh, pero yun nga, good decision din galing kay Abed. Kasi alam niya na mahina-hira niya sa mid lane. So, nung nag-level 6 siya, rotate na lang nga siya dun. Imbis na i-try niya mag-AFK farm, di ba? Oo, kaya siya mag-AFK farm siya. Eh, ano, hindi naman ganun, hindi naman din ganun kabilis mag-farm tong ano si lang, ano si Abed eh, kung nasalot ako, damay-damay. Dito na lang ako sa baba. Sinalot ako ng mid lane niyo, kaya naman sasalutin ko. Ayun, so si Mickey, napilitan na rin siyang mag-jungle na muna. Okay. Ito na nga, X-Mark Torrent Bark na naman dito kay Insania. Mukhang di na ito mag-survive kahit makapagdigay, hindi na nga nakapagdigay. Pero sa ginawang rotation ni Andon, ni Abed. Ano yan? Si Ramses na pag-level 6 dun eh. Oo. Ayan na. So, di ka na pwede makakalina dun si Drow basta-basta eh. Mm-hmm. Tsaka, yun nga, tier 1 tower taken na dito ng EG. And, kung early game, kaya rin actually ng EG, no? May Lycan ka, may Phantasm ka. Mm-hmm. So, yun nga, sulit din yung haul dito. Ayan na, dami pa po next na majors. Ayan, oh actually madami nga yan. Pero ako kasi, wala, bobo ako sa dami ng majors. Tamang play-by-play lang. Pwede naman aralin yan. Pero Insania dito sa mid lane, mukhang mabibigyan na naman. Nakasalubog ba si RTC? Oh, pinagpapalo, binambo. Swerte sa pantasab ni RTC. Pero eto si Ramses. Farm muna siya dito. Kasi again, ano to ha, post-tree na Lycan to. So mukhang magiging utility ang build niya. Tamang ano lang siya, tamang taga-push lang. Hindi ka mag-blood siya tapos ano. Pero Dream Coil, kinumit dito, co-connect sa tatlong hero. Andito yung Will-O-Wisp para makapag-disengage. Pero Koik pa! Uy, pinunit agad dito nung Illusions. Grabe naman si RTZ. Yung presence ng Chaos Knight dito early game para sa isang post 1. Ramdam na ramdam. Balance hero. Balance hero. Balance hero. Tingin ko dati din na lumaban dun yung Liquid eh. Kasi bigay wala silang lang position eh. Mm-hmm. Tapos yung pagkatipi ni Razor dun, mabilis din siya na burst eh. Oo. Oh. Tsaka si Razor kasi wala pang kuna. Hindi siya nakapag second skill eh. Patay siya agad. Mm. Wala siyang na-link. Nginat-ngat siya tapos nagpapapalo eh. Physical damage ba? Oh, eto. Howl. Sabay may pantasem pa nga. Oh, Boxy. Balik na lang siya sa lane dito. Si RTZ going for armlet nga. Tapos armlet, tapos Echo Saber, okay din ah. Hindi na nga nag-bracer eh, pero kita mo, 1-3 ang buhay. Balance zero. Balance zero, guys. Balance zero yan si Chaos Knight, ha, guys. Napakakunat. Ang sakit ng damage. Kaya yung mga kaibigan natin dyan, piliin nyo yan sa rank. Oo, kung gusto nyo mag-ano, yung mga red days dyan, yung mga red gusto makalabas sa piliin nyo si Chaos Knight, balance zero. Pub stamper yan. Balance zero yan, guys. Pero dito si Taiga. Nag-soak na lang din ng XP. Habang si Ramses, trabaho lang dito sa bottom lane. Bigay lang muna ng space. Kailangan nila magbigyan ng space si Drow eh, kasi wala pang item. Oo, anong sabi dito? Sino yan? And, kadami. Oo, talaga. Sulit nga yung haul kanina eh. Lahat may ano eh. Oo, lahat yun. Merong ano. Plus damage. Plus damage. Deny na lang si RTZ. Boxy ko kulit ba? Op, howl op, ka- op, microhan. Oh. Howl kayo ng haul. Wala pa namang haul. Di pa nilalagyan. Ah, wala pa. tama. Hindi. Maramdam natin yan. Ano yan? Naramdaman lang. Psycho. Na-psycho lang. Hindi, sinasabi ko kasi, sulit yung haul mamaya. Pag meron na. Damay-damay lahat yan. Mm-hmm. Pero ang ganda rin nung ano, no? Nung Lycan na offlane, kung iisipin mo. Kasi, hindi siya yung tipong, ang 'di ba kasi madalas pag offlane ang binibigyan niyang space yung mga tipong team fight.
Ang ginagawa dito, ang binibigay na paraan ng space dito, like, yung split push. Oo, yung talagang mapapatipi ka. Oo, mapapatipi ka. Mapapatipi ka, o pengi na lang pera. No? Oo. hindi tulad kunyari, pag offlane na, ano, na Sun King, tara, timpay tayo pa ito. Hindi eh. Tsaka yun nga, ang ganda ng adjustment nila kasi CK, yun nga, hero na kayang pumalab ng early game. At the same time, pagdating ng late game, ramdam mo rin. So, pabor ako sa draft ng EG dito. Pero eto, yung Dream Coil, kukonnect sa dalawa. Pero nandito yung barko ni Abed, Will-O-Wisp, stop dance muna. Na-delay ng onti yung kamatayan si Fly. Mabubuhay pa nga, tatama ba yung orb sa kanya? Hahabol dito si Boxy, makukuha niya yung kill onto Fly. Pero goods na yon, support lang ang nakakuha nila doon. So, RTZ, sobrang ano niya dito, sobrang reactive niya sa mga teamfight. Tuwing nakakita siya ng mga potential na ano, na kill, TP agad. Efficiency by Abed, torrent para ma-stock. Mismo. Tsaka, ang okay din siguro na meron kang former position 1 na hero. Pwede, yun nga, yung roles niya dito, mid-game pwede kayo magpalitan. Pwede kayo mag-adjust sa, ano, sa kalagitnahan ng laro. And, nakakapagpa minus 15 win streak ako kay CK sa rank. At nakakapagpa 15 win streak. Oh, solid yan. Oh, balance zero, balance diba? Zero, balance ano zero. Ano masasabi mo, parang Neil? Di ba balance zero si CK? Pub stamper yan, sinasabi balance ko sa inyo. Balance zero si CK. Kahit anong lane nyo dalin yan. Kung support kayo, CK support, soul ring. Tapos kunin nyo yung talent na ano 15% cooldown reduction. Balance zero si CK. Hanggang, very ano, balance. Hanggang divine, balance zero yan. Mahirap pigilan tong hayop na to. Kita mo, yung tunog pa lang nung ano niya, nung normal attack. Solid na, pangpaluan. Dito si Koyt pa kahit pa paano, medyo nahirapan. Anong tawag dito? Hindi siya nahirapan sa mid, pero kasi Razor, tingin ko yun yung problema niya as a mid lane hero. Hindi siya masyadong space creator, pero si Abed nahuli dito. Patay agad si Kungka, and nakakuha pa nga ng damage dito si Koyt pa. Pangbarag nila to sa ano, sa mid lane tower. Pero ang ganda si ng lineup ng ano eh, Liquid eh. Kasi yung tatlong cores na ano, puro strength type to eh. Saktong-sakto kaya dying eh. Oh, pero eto na nga, nahuli ni Taiga, naka-blink in na dito si Sanfi, pero walang follow-up. Kaso andito si Ramses sa backlane, na-rift nga dito si Koyt pa and punit agad habang si Boxy rinabaho doon si Gotol sa backlane. Kaso Ramses humahabol pa, andito yung army. Asan yung slow ng Wolf? Kagata mo, sir. Kagata mo. Pwede naman to, boy. Flash golem yun, eh. Pero wala. Out na. Okay na sila doon. Nakapita sila kay, ano, Koyt ba? Yun yung problema. Pag kinumit na nila yung coil, wala na. Di na nila kayang pigilan tong aso. Tsaka yung, ano, yung pantasab. Tsaka lockdown. Wala masyadong lockdown nga Liquid, eh. Kasi ang lockdown lang nila itong stun, eh. Pero buti nga, naka, ano na, eh. Naka-dagger na to si, ano, Sand King. Ito, kung si Trax kayang pumala Great Band lang, sinisage naman Bracer. Oh, actually parang sa strength, no? Si Chaos Knight yung counterpart dito ni, ni CK. Kasi ano, nga, balance zero. balance in all things, guys. Balance in all things. balance in all things. Si Ice Frog nanonood ngayon. Gago tong mga to na, ano nila, na nabasa nila yung mga ano, plano ko. Easy nerf. Tingnan mo bukas may patch ng Dota 2. Balance in all things. Chaos Knight, Chaos Strike, may ano na yan. Matataasan na yung cooldown, tapos yung percentage, bababaan na rin. Pero bihira kasi yung mga, ano eh, yung mga update kalagitnaan ng major. Kung meron man, mga bug fix lang, no? Pero na-dodge na ni Boxy yung, ano ah, yung barko, kaso nga lang, ubos ang kanyang mana dito. Wala ka ng takas dyan. Another tower. Another tower going EG down. Kaya problema nila to ah. Si RTZ, free farm siya dito. Habang si Ramses, yung kanyang Lycan, pag late game, pwede mag-transition into Corden. Pero yung dalawang top network, yung Liquid. Kahit pa paano. Kahit pa paano, nakahanap sila ng space mga farm. Hindi, ano man, medyo lamang nga sa kills dito yung EG, pero in terms of item naman, nakakasabay naman sila dito. Pero si Mikkei, ano na bang item dito ni Mikkei? Magpapike, magaganims. Gandang stats at the same time yung para kay CK. Oo, yung marksman mo. Malaking boost din yan sa ulti. Pero pagka nag-heart to si CK, ang hirap na pigilan yan. Oo. Eh, RTZ pa naman, alam natin yan. Fast farmer. Ayun nga, mag-heart na. Heart yan. Heart yan next item niya. Pag napag-heart yan, mahirap na patayin yan. Mismo. Eh, nagla-lag po ba? Baka sa internet yan, sir. Kasi okay sa amin, okay yung preview namin dito.
Kaya Taiga. Ah, ganun naman o. Anong dagger din ni Taiga. Kaso hindi pa nila... Yung medyo pangit yung Blink Dagger build. Trinayan niya kasing mag-initiate kay Fly ganina. Kaso na-counter sila agad. Alam ba nilang nagro-roshad? Wala, walang vision. Pero yung orb ba? Yung orb. Ayan, yan. Orb. Pasuhan mo, Boxy. Manong kayo, di ba? Ah, akala ko mapasok eh. Testing lang. Testingin mo rin, sabi lang. Si Boxy tumatang siya dito. Testingin mo rin. Okay, subukan natin. Pero pag na-rift ka dyan, ha? Mayari ka talaga. Uy! Uy! Kumakas ng Epi. Dito si Taiga. Uy! And napakagandang initiation dito nakuha. Yung Aegis ni Taiga, well played. RTC, mapapatay niya nga dito si Boxy. Aegis magagamit na rin habang si Undying nabigyan doon. EG, nakaabang dito kay Taiga. Nakakuha niya yung Aegis, nasulot. Pero papatayin ka namin mga sir. Bawi na lang. Three heroes dead para sa ano dito. Sa Liquid. Kaso nga lang yung Roshan. Pero... that's more than enough. Oo, Aegis. Kasi nakuha nila yung ano eh. Hindi lang Aegis, pati yung kill. Oo. Ano, Rage. Yung Roshan kill. Oo. Mm-hmm. Well played para kay Taiga. Huh? Ang ganda nung ano nila doon, Epi Barrow Strike. Oo. Nakuha nila yung Roshan. Tsaka tamang abang lang si Boxy doon sa likod eh. Kumbaga yung play na yun, ano yun, more than 3K gold. 3K gold. Mismo. 3K ang, gold worth. Ang hirap din kasi, nagro-Roshan yung Aegis, wala silang vision. Di ba? Kaya na-setan sila ng epicenter. Di, pero ano din yun, props din kay Boxy yun kasi walang vision yung Liquid eh. Mm. Ano lang, game sense lang, game sense. Game sense. Kumbaga nakakaramdam siya ng heroes ha, baka nag-rush to. Game sense lang, game sense. Oy, eto, si Abed, na-barrow strike. Naku, pinag-normal ni Mickey, medyo makatihan sira, pero eto yung barko. Pampakunat, mga sir, Koik ba, andito na rin. Nakalink siya kay Ramses. Tignan natin, wala siyang pantakbo dito. Eto na yung ulz. Ubus ang damage talaga dito. Dream Coil, kinamit sa kanya. Pero si RTC nandito sa backline. Binabanatan si Insenia. Pero free hit si Mickey. Abed. Ay, Ramses will fall. RTC, sunod na. Abed, ikaw naman. Three heroes dead para sa EG. It's time, sabi ni Mickey. Medyo pero, online na ako dito. Yung tatlong core nila. Mm-hmm. Three cores. Naku, damay pa nga dito si Fly. Damay pa. O, bounty run na lang. Oh, na-yuls pa. Kukuha na lang sana. Oh, si Taiga, bahala na kayo dyan. Ako. Four heroes dead. Oo, four heroes dead para sa side ng EG. Ang ganda ng pick-up ni, ano, ni Mickey ng Ags. Palag agad sila. Ayan, tayo naman for my recap. Sabi ng Ops, pick binin natin. Ayun, no. Zero trade. Ay, kasi di, ano lang, keeper ay, si line keeper na kita eh. Keeper lang pala yun. Keeper line pero kita. Still, zero trade kasi wala rin talagang, hindi nakapalag EG. No, pero take ko dapat, nung night na nilang nahuli na si Kung Kadat, iniwan nila eh. Kasi tingnan mo, pag tinignan natin si RTC, on cooldown pa yung pantasan niya. Kaya, ano. Nag-aantay na lang din ng heart eh. Kaso, oy, may stamp to! Ng creeps! Oh, Mickey! Akala mo, immortal ka. Pero, makapapalag na lang. Trinay na lang. Oh, gas na lang dito kay, ano. Kay Ramses. Sayang yun. Kung sakasakali, buti na lang umabot yung center. Kinabahan din siguro yun si Mickey. No? Nakita niya, ay ano to? Lycan to, hindi ako mapapatay na ito. Kaso dumating yung center. Mabilis. Ang bilis tumakbo eh. Pero Boxy, mukhang sineset-upan nila dito. Si RTC, eto na yung epicenter, kinakas na. Here's the blink-in. Ayun yung Veil of Discord. RTC, gagamitin niya yung Phantasm dito. Halika dito, Taiga. Pwede naman eh. Akala mo di ako papalag. Oh, makulit ka. Paluin kita ngayon. Pero naman, nalik dito. Si Boxy, hahabol pa nga ba ang EG. Makakapag-orp. Hindi nila mahuhuli to. Basta-basta madulas to si Boxy. Pero I think that's a good trade for Liquid ah. Na-force nila yung Phantasm eh. Oo. So siguro maganda dito pag pagbuhay ni Taiga kahit siguro wala pang Epi. Oh. Try nila mag-team fight. Kasi si Sun King kahit walang Epi, I mean sa lineup ng Liquid ngayon, kahit yung Barrow Strike lang, I think it's more than enough eh. Mm. Tsaka may Veil of Discord naman yung Sunstorm. Meanwhile, yung CK pag wala siya Phantasm, pwede siyang ano eh, maging target ng Razor sa Static Link eh. Mm-hmm. Imbis na yung si Lygon. Pero maganda rin nga kasi ma-link mo dito si Lygon para siya kasi yung talagang papasok kay Mickey. Mapipilitan siyang mag-ano eh, mag-back eh. So kahit na walang mid game, ay walang early game presence yung Razor dun sa mid lane. Tamang kinounter niya lang si Abed, pero ito kahit paano ramdam mo na yan. Pagdating sa team fight, sobrang laking factor ni Razor. Ayun. Yan BKB na. The smoke. To sakto yung smoke nila kasi walang Phantasm. Mhm. Eh ngayon sabi natin, habang wala yung ulti ni RTC, try nila mag-force ng team fight. Oh, Ramses, mamahuli nila. Mamahuli nila.
Pero oh, hindi, nakakaramdam. Oo, nakakaramdam. Nakita pa ata nung ano. No, no, Necro, pero blink in coming from Taiga. Holy si Ramses. This is a dead dog, mga sir. Asusena ka ngayon. Wala. Di na nakatakbo. Tsaka ang maganda, pwede pa silang pumush ng top lane dyan. Since nandun nila na huli si ano. Akala ko, ano na eh, nag-work na yung ano ni... Post one instinct ni... ni Ramses, no? Ramses. Okay naman, kaso... Okay naman, kaso Sand King eh, Sand King. Blink in tsaka Barrow Strike. Napakalaking gap closer dito ni ano eh, ni Sand King talaga. Yan na yung pinag-right click na po yung Torre. Napakabilis. Si Pak na lang bumanat eh, no? Kaya nang itong push. Sakto yung pag-respawn ni Lycan, meron ng Pantasm. Mm-hmm. Alam din kasi ng EG na ano no, na hindi nila kayang pumalag without the Pantasm. Mm. Kasi kahit mag, pag walang Pantasm, i-yulf-yulf lang nila to si Lycan, tapos aagawan ng damage to sa Micro-hand lang nila. Lipad-lipad ka talaga dyan. Kasi dalawa naka-yulf sa kanila eh. Mm. Si Pak tsaka si... Si Pak tsaka si Razor. Oh, si Razor, si Koik ba. So medyo nahihirapan dito yung ano no, yung EG. Yes sir, labang sila sa kills ka. So yung aggression tsaka yung pressure, Liquid ang nagbibigay eh. So tingnan natin. RTC siguro pag nakapag-heart na to kahit pa paano, medyo pwede na silang pumalag. Kaso still, Phantasm malaking factor pa rin. Kasi tingin ko kung kailangan na antay nila BKB ni Abed at tsaka BKB ni Lycan. Ni Lycan, oo. Pero tapos malayo pa si Lycan. Eh, si Lycan, oo. Oh. Hindi pa to basta-basta makakapag-BKB. Ay, di malapit na. Oo, ano na lang. O, tingin ko yun yung kailangan nilang tayin. Kasi si Abed malapit na, BKB na si Abed. Magkano eh na ba gold dito? 800, 1350 yung BKB. 500 na lang. Oh, 500 na lang. Quick maths. Kasi si Abed, BKB na eh. Ayan o. Ayan yan, pwede na. May iba na yung kwento dito para sa EG. Kailangan nilang antayin si... Mm-hmm. Sila ay kan mag-BKB. Di na nila mapipigil. Masesita na ata dito si Boxy. Dito ba nila? Pero naunahan nga sila si Taiga. Pumasok doon sa backline. Pero ginamit pero na rin dito fantastic yung Will-O-Wisp. Taiga punit agad. Kaso eto, naku, yung coil. Isa lang kay Ramses lang. Insignia. Pinagkakalmot nung army ng illusions dito. Naku po. Paano kayo ngayon? Liquid gayong nasa ten. Pero ang gandang counter-initiation. Epicenter. And the Barrow Strike. Pero BKBs have been used. EG still surviving ang 5-man nila dito. Abed, umaasim, umahabol dito. Miki, mapipilitan mag-TP. Pero X-Mark, nako po, patay ka dyan, Miki. And ang ganda ng kinalabasan ng laban na yon para sa EG. Well played pagdating ng mga BKB nila. No, talagang pumorse na rin sila ng teamfight. 2K, gold change, at the same time, XP. Tignan mo yung damage ni CK. Oy, balance zero. 5.5K lang. No? Balance character, balance guys. Zero. Balance character. Sabay, dalawang heroes pa ang nag-buyback doon. And si Sand King, dieback pa nga. Kasi ang nangyari doon, tingin ko nung nahuli yung Sand King, nag-disengage na sila eh. Dapat umot na sila. So, alanganin eh. Oo. Di nila kayang ubusin yung Phantasm ni CK eh. Kasi kahit naka-aganims to si Drow, wala naman damage item yun. Sana kung naka-Mjolnir yan, pwede pa. Hindi, ang nangyari din kasi sa Liquid, ano eh, yun yung BKB reveal eh. Mm. Wala silang time na parang na-check yung ano yung na, naka-BKB na pala tong mga EG. So hindi pa nga naka-BKB sila eh sa fight lane. Oh, si Abed, di ba? Mm. Yun nga. So yung expectation nila, buyback tayo, palag tayo dito team fight. Kaso yun nga lang, nagkalabasan ng BKB. Tingko in overestimate nila yung pagka 4-man wipe nila kanina. Uy pa Coach Jello, paano daw sample daw ng English casting diyan? Matuto ni Zumarski. Gabi English casting, pang-international na. Tagalog lang tayo. Oh, pero Koik ba dito, mapipilitan siyang mag-TP out. Hindi pero kung naka-maelstorm si Draw Ranger na. Kanina, ibang oh. Kwento yun, ibang kwento yun. Wave clear lang, no? Oh. Di ba dami kasi kasing proc pagka naka-aganims ka eh. Madaming chance mag-proc. Mm-hmm. Miki, kailangan niya pa mag-farm dito. Ang dami pang items na kailangan dito ni Draw eh. Pero hindi nasusulit masyado ng Liquid yung ano, yung downtime ng ano, Phantasm. Nangyari, nagpa-farm din sila eh. Wala sila masyadong mga pitas. Pero kasi, ano rin yun, sa side na lang din ng EG, alam nila nga na ano, so play safe din sila pag walang Phantasm. Mm-hmm. Pero eto, ayan, pwede. Naka-smoke dito ngayon, EG. So, full dot pa yung Phantasm. Oo, again, mayroon 5 seconds. Pwede. Pero papalag dito, Liquid ah. Nakaabang lang sila dito. Hindi, kinikrip cut lang nila yung mga ano yung creeps. Wala sila sa pesta. Hindi, oh nga. Sorry, mali pala yung tingin ko. Galing kasi sila sa side ng ano, ng Regent. So, EG pa rin pala yun. So, mukhang uncontested draw siya to. Hindi makaramdam yung Liquid. Either hindi makaramdam or talagang bigay na lang nila. Binigay na lang.
Well, kalat-kalat din sila sa mapa, hindi sila makaka-respo doon eh. Pero yung lahat ng waves nila na kikrip cut law ng either Sun King or Pak. Mm-hmm. Si Boxy, ano ba? Ay, mag... Mukhang... Ano mo buhon dito ni Boxy? Aghanims. Aghanims yung tamang choice niya. Mm-hmm. Anong bonus nung Aghanims kay Pak? Pierce's Spell Immune. Yung Dream Coil. Yung Dream Coil. Tapos additional stun duration. Ayun. Pero si Mike, naka ano na dito? Mag... Ano tawag dito? Maelstrom. Maelstrom na rin. Kailangan niya pa nung... sa pang-item, after Maelstrom or Mjolnir, sa pang-item. Mm-hmm. Para kaya niya na itong punit-punitin. Tingin ko BKB, maganda rin para hindi siya masyadong, hindi siya basta, ano, na malalak. Tingin ko ano yung banking, ano siya yung Aghanims ni Boxy, na... Taga-hold na lang, no? Hold the place. Na, tas maayos na positioning niya. Mm-hmm. So, Mickey, napatipi dito. Muntik siya doon kung sakasakali, ah, kung nasitan siya. Medyo malalim kasi siya dun eh. Mm-hmm. Pero dito, Liquid, kahit pa paano, nag-iingat pa rin. Kaso Taiga, mukhang naligaw. Na-X-Mark siya dyan, sir. Pero eto, nako-fly dito sa backline. Siya na lang hinigupan ni Quake ba ng damage? Palo yung balance and all things. Bakit ka na andon sa likod, Taiga? Kala niya ata, no, ano pa siya, no? Kala niya nasa dire siya. Oo, oh, na-buyback yan. Casual lakad lang siya eh. Oo. De, nag-grip cut kasi yun. Hindi, pero yun nga, sinalubong niya kasi. Di lang expected na may tao doon. Pagtawid niya ng ilog doon, naku, may tao. Sa dami ng pwedeng makasalubong. Si Kung ka pa. Pag blink out niya, dito ka lang. Nagkamali lang na nakasalubong. Oh, miscalculation. Last ambition eh, walang vision. Oh. Ay, good intention, bad execution. Oh, good intention, bad execution nga naman. Pero dito, naka-smoke sila, ano, sila Liquid. Smoke looking pa. For a pick-off na naman. Dito, smoke para lang mang creep cut to. Ah, okay, okay. Ayan yan. Pero si Artesia, nandito sa likod. Kuha na lang ng bounty rune. Wala pa sila masyadong ano dito. Nagkaka-farman muna, Liquid and EG again, pareho ni Re-respeto, both sides. Mm, kasi do or die game eh. Mm-hmm. Kasi nung, kasi manalo dito, pasok na eh. Pasok na sa playoffs eh. Yung sa upper bracket mismo. Tapos yung matatalo, kailangan nyo maglaulit bukas mismo. Sa long route kayo, dun kayo sa lower bracket. Uy, pero kailangan nila mag-tipid dito, ah. Mabilis tumira to si Pak. Oh. Attack speed ba yung ginuha niya? Hindi, may draw eh. Ah, oo, may draw nga pala, tama. Meron na. Pero si Koik pa, binanatan dito. Ay, kunat ni na kuya mo. RTC, medyo makunat nga with the BKB. Pero Phantasm, uy, napasag! Hindi na kailangan ng ibang hero, sabi dito ni Boxy. Bahala na kayo, ako na ang pupush dito. Pero napa-BKB doon. Si ano ah, si Ramses. Uy, pinagpupush. Boxy, trabaho na naman sa range creeps. Habang dito naman sa baba, Mike, tinatry hulihin ng EG. Nako, ayun na, sinaglip. Hindi man lang tumagal ng 2 seconds doon. Uy, pero nabasagi sila ng barks. Oh, grabe si Ramses dito. Si Ramses ginagawa kasong ulol. Oh, ginagalawan siya ni Boxy. Ginagawa kasong ulol ni Boxy. Ayun na, Aghanims na dito si ano si Boxy. Kaya masakit. Ayun oh, tingnan mo yung talent. 90 damage. 90 damage. Tapos yung ano pa? 90 damage draw aura. Yung precision, oh. Kasi ilan ba yung attack speed na napoprovide nung ano? Nung precision aura doon. Percentage na AG eh. Ah, okay. 88% ng AG. So, di na natin i-quick match yan. Mahirap yan. Percentage ni. Basta, mabilis yung attack speed ni ano ni Boxy with the buff. And Ron Miranda, yung idol mo, shoutcaster na. Yun, oh. Grabe naman si Boss J dito. Dami agad fans. Pero ang kulit ni Razor doon ha, puro armor items kasi binili niya eh. Oo. Ano, Shiba, tapos ano, Playtime. Oy, pero eto, EG, another initiation. Hindi namin kailangan ng Phantasm dito para pumitas. Taiga, easy kill. Ang ganda ng ginagawa ng EG pa, isa-isa lang muna. Pero dito naman, sa bottom lane, nahuli pa nga si Crit. And Koik pa, trade kill na lang, support para sa isang support. Pero shallow grave, space created. Space lang. Medyo na-delay yung pag-back. Yan. Kaya pala wala pala siyang TP. Iniisip ko ba't siya nagtitip? Mm-hmm. Oh, walang ano eh. Wala nga silang knockdown doon. Pero napakamalas nga naman. Para kay Crit, cooldown yung TP. So, back na muna dito ang EG. Again, respeto lang. Tsaka ano rin, na-burn nila yung Flesh Golem din. Mm-hmm. Laking salad din kasi ng Flesh Golem, syempre. So, ano yan eh? Yung Amplify Damage. Tsaka yung DOT na napaprovide din talaga ni ano. Aegis.
yung DOT na napoprovide ni ano ni Undying. Check nga natin dito si ano, si Undying. Ano, health bonus, so 1000 current health damage per second. Ayun, 9% to. So, tamang burn lang. Pero yun nga, wala nang Aegis dito, yung EG. Well played naman para sa Liquid. Kahit pa paano, nakaka-hold pa sila. Pero 26, ano, 26 kills dito sa EG. Although yung net worth natin, top pa rin dito si Koigwa at si Hindi, kasi yung bro. Heroes nung Liquid, ano eh, Flash Farm eh. Flash Farmers eh. Habang sa EG, wala. Sa EG, kung ka lang yung Flash Farm eh. Mm-hmm. CK kasi, single target, Lycan, same din. Si CK, balance yan. Balance pero yan. Ang bagal mag-farm niya. Oo, oh, yun nga. Pero ang maganda kasi kay CK, kahit di ganun karami yung item niya, ramdam na ramdam mo eh. Kasi nga, balance zero. Oh, balance zero nga siya. And ano, naka-BKB na rin dito si CK. Pero yung static link kasi hindi naka-cancel nung ano eh. Oh, basta na, nung ano BKB. Na. Basta nabitaw na. Mm. Pero naka-smoke dito. Pero naku, RTZ. Naku, mauli ka na naman. Mike, naku, na-dispel yung ano, yung smoke. Mike, tumatakbo na lang. Naku, saan ka pupunta? Insane niya. Tamang word na lang din doon. Pero easy to work. Makakahuli ba sila? Ay, wala, sir. Well played sa TP doon sa pagitan ng dalawang puno. Hindi siya nakakita ni ano, RTZ. Meanwhile, si Kuya mo boxer. Oo, grabe to si Boxy, oh. Si Kuya mo boxer talaga ang ano dito, eh. MVP sa larong to, eh. Oo, oh, yung pack na lang tumatrabaho. Split pusher. Well, hirap niya rin kasi huliin, eh. Oo, sobrang dulos to, eh. Madulos pa to sa sabon mo na ano, habang naliligo. Siya, bibili pag naka-linken, paano mong huliin yan? May Yules, may linken, may orb ka, may face shield ka. Ay, nako! Yung baba! Hindi kayo dedep, ha? Makulit kayo, ha? Sige, hayaan nyo! Kita mo yung damage. Ilan yung damage na? 270! Pinagpupukpuk! Lako po! Lako po! Okay, ayaw niya mag-back? Lako po! Lako po, under pressure sila! Nako, EG, paano gagawin niyo ngayon? Habang si Taiga naman nasa si top lane, nagbibigay din ng pressure. Si Boxy dito. Ang hirap uliin ni Kuya mo, boxer eh. Oo. Stick nga lang siya dito sa lane, no? Bahala na kayo tumimfight, guys, ha? Trabaho lang ako dito. Naka-BOT ba si, ano, si Boxy? Kung naka-trips. Pero kung gusto ni ano dito ni Boxy, pwede siya mag-BOT para mas may ano siya, may pressure. At the same time makaka-backup siya. Pero fantasm dito, nako po. Pinunim si Insane niya. Dito talaga tumagal si Kuya. Balance ni Kuya mo. Balance na hero. Si Kuya mo balance talaga. Eh. Mismo ka diyan. Pero si Boxy. Pero si Kuya mo boxer. Walang pakialam. Kuya mo boxer, walang pakialam. Ay, pero dito may item ni Avid doon. Ito yung item ni Avid doon. Asa? Ayan, Hex. Ayan, naka-Halbert. Ay, tsaka Hex. Ah, kanina pa yung Halbert? Oo nga. Okay, Hex yan. Nag-Hex. Nag-Hex si Kuya mo. Malaking ano to. Malaking pitas to pag nakahuli nila. Pero si Boxy, hindi lang Tari ang kaya kong baragin. Pero Will-O-Wisp kinumit dito. Naku, Taiga. Nada pa. Taiga will be locked into place ng Will-O-Wisp. Habang si Boxy naman pinapanood na lang namamatay ang kanyang tropa. Wala nang counter initiation dito. 3 seconds stun. Balik ka muna dito. Patay si Taiga dito sa ating balance hero. Pero space. Space created. Pero space. Space lang, guys. Revive back eh. Oo. Oh, tsaka ang daming heroes na, back, ano, eh. Na kinumit. Ilang TP yun? 4 na TP. Mm-hmm. Tsaka 5 heroes yung pumunta nga sa top lane. Meanwhile, si Kuya mo boxer nasa baba na. Oo. Oh, pero eto, tinatry nila sulitin ang pagkamatay ni Taiga. Nakasmoke na naman sila dito. Kaso walang phantasm. Koik ba? Mapipitas ba? Wala silang vision doon. Ako, Koik ba? Delikado. Makakapag-TP out. Kaso nag-reality rift sa creeps na lang. Wala na silang inabutan. Meanwhile, naman, si Kuya mo boxer. Meanwhile, trabaho lang si Kuya mo boxer. Ha? Trabaho lang si Kuya mo boxer. Hindi ko na kailangan sa teamfight. Sabi nga ni Boxy, kakampi ko lang sarili ko. Dito ako sa taas. Dito sa taas. Tamang shove in lang ng creeps. Sabay lipat ng lane. Grabe si Kuya mo boxer. Lahat si Mickey, ng lane. Natawa na lang. Tontuwa si Miggy ngayon. Oh. Hindi, ano siya, ang dami niyang space eh. Farm lang talaga. Farm lang talaga siya eh. Mm-hmm. Nag-gills ba nga? Lumaro pa talaga dito. Nagpapakitang gilas talaga si Kuya Boss. Tinestingin niya lang. Kasi nabuburo na yung item niya. Sabi niya, testing ko nga kung gumagana pa itong gills ko. Medyo risky to Roshan nila. Pero again, wala vision. Yun lang. Kaso, hindi. Mabilis naman. Mabilis. Hindi ba sa makakapush si Boxy? Di nila alam na nagre-rush na malakas yung Wala nang nag-ano, no? Wala nang nag-medal, nag-solar crystal dito kasi may bad jojo ka naman eh. May minus armor ka na rin. So,
Pero okay na rin naman. Pero kasi kahit makuha nila yung Aegis, tignan mo yung buhay nila sa'yo, nasa taas. Oh. Kaya isa nasa baba. Tamang pressure lang. Oy, Boxy, pag na-hex ka dyan, ito na. Yes! Nako, op. Hindi niya alam. Hindi, naka-linkin nga pala ito. Oy, sobrang bilas. Pero ito na. Boxy, masyado ka makulit. Panahon mo na. Masyado ka lang magaling, ha? Masyado ka lang magaling. Dito ka lang. Alam mo, hindi ka napaplanuhan ni Abid dyan, ha? Ganyan yung mga time na, ano eh, bigla na lang, ano eh, tangin na, naka-hex. kamot ulo, sabi niya, ba yun? Sabi niya, tingnan ito, boys, gagalawang ko to. O, kaso, na-hex. Bigla ko mapaalo, ulo, ano yun? Kamot ulo. Sino yung naka-hex? Kamot ulo. Tsaka ang ganda rin ang ginagawa ni Abid, di niya basta nire-reveal yung, ano, yung hex items niya. Kanina, kasi di ba, pagpitas niya, hindi siya nagpapakita sa mapa kanina. Tamang XX lang. Tamang X mark lang. So, ikaw tingin mo, EG, anong dapat nilang gawin dito? Kailangan nila maging ano. Kailangan mag-all-in na sila na push. Oo. Tingin ko all-in na push. Kasi hindi talaga nila mapipigilan si Boxy. Mm-hmm. Uy, naka-hex din! Sige, use knight. Ito yun, ano yan? Balance Hero. Si Balance Hero, galit na. Kanina pa siya may na-micro eh. Tignan natin kung makatakas pa yun sa akin ngayon. Pero eto na. EG with the pressure dito sa top lane. Basag na. Yung top player, pero Taiga, na X-Mark mo ang mabibigyan dito. Hindi, pero defensive yields. Ito na, yung team ng Liquid. Makaka-depend ba sila dito? Ginamit na yung link balance dito. Balance zero, galit na galit na. Oo, balance zero. Pero matatanggal agad yung link. Koik pa, na-hex na nga dito. Force taken stun pa nga. Galing sa balance zero. Pero ang gandang epicenter. Kaso walang damage. Nakabu, Koik pa. Yung BKB mo, enough pa yan para mabuhay ka. Defensive yields. Habang si Ramses naman dito, nagahabol yung aso. Niki dito sa backline, nahatak. Ni RTC, balance zero na balance zero nga naman. Lahat ng utility na bibigyan niya. Pero Liquid nakakapag-dip pa sila dito. Nako po, masyado kayong makulit. EG, masyado na kayong malalim. At dito na yung pusher. Hindi lang Torre kaya kung Baragin. Pwede rin naon tumimpight, sabi ni Boxy dito. Inabangan na nga si RTC. Oh, ano ka ngayon, sir? Four heroes dead para sa side ng EG. Well played. Ang nangyari kasi doon, nag-focus lahat sila kay Razor. Meanwhile, si Drow, happy-happy tira-tira lang sa Liquid si Drow. Chepi-chepi lang. Tignan mo yung damage. 11k. Happy-happy tira-tira lang. Tapos, nung nag-change target sila kay Drow, nag-respawn na si Pac. Nakaganim si Kuya mo, Boxer. Pasok sa BKB. Nakaganim si Kuya mo, Boxer. Tsaka rate. Pasok yan sa BKB. Damage ni Pac. 180. Pasok yan sa BKB. Nagdidi pa nga pandiin. And but mas worth yung item na Hex kay CK kaysa Abyssal. Ano kasi, yung Abyssal, kailangan kadikit mo pa yung hero eh. Knowing pack. So kailangan mo, tsaka yung duration ng Hex, syempre, mas matagal kaysa sa Abyssal. Kahit na sabihin mo, maganda yung Abyssal, problema lang, hindi siya maganda sa game na to. Sa game na to. Pero ito na nga, Liquid mo, ang tinatry nila tapusin dito. Si Boxy with the double damage. Pero walang easily breaking the mid lane. Pero ito na nga, si Ramses nabibigyan pa sa top. Willowis kinumit dito, BKB. Si Ramses, pero easy for, ano, force stop dito. Okay, Mickey, baba mo na siya. Micro-micro lang yung ISO, yung aso dito. Wala masyadong magawa, tinatakbuhan lang siya. And linis dito. Mega Rips ba? Hindi. May Rocks pa sa top lane. Pero eto na yung barko. Mickey, naka-hex mukhang patay dito. Si Drow Ranger na iwan. Si Koikba, tipin na lang, sir. Iwan na kita dyan. Pero nag-cancel. Naku, saan ka pupunta dyan, Koikba? Pag na-X-mark ka dyan. Ay, Torrent, tatama ba? Hindi. Well played sa sidestep. Tamang Eurostep lang. Pero chumichase pa dito, ha? Si Abid. Op, mayoyuls. Ahabol pa ba? May ahabutan pa ba? Wala na. Si Boxy! Oh, si again! Boxy! Tropa ko! Kuya mo, Boxer! Okay. Trabaho, wala si sabi ni Boxy, hihabulin niya yung tropa ko habang babasagin ko yung tori nyo. MVP, no? Oh, MVP si Boxy habang di ba tapos iba, 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 galawan ni Kuya mo, Boxer. Ayaw papatay ni Kuya mo, Boxer! Oh, mag-i-ail this pa! Mag-i-ail this pa. 7K si yung pera dito. Ayaw papatay. May Lincoln Spear ka na, may Yules ka, tapos ano ka pa, Aeon this. Hindi nag-cancel ng TP yun, guys. Ano bang X-mark ano? Oo, oh, na-X-mark pala. Okay, sorry. Kala ko nag-cancel siya kasi inisip niya siguro aabutan din siya. Tapos itatakban niya na lang. Pero yun, na-X-mark. Nagka-ano kasi, mainit yung bakbakan eh. Maganda yung lineup nung, ano no, sak nung Liquid. Tingin ko sakto yung pag-pick talaga nila, second pick ng Drow. Para sa lineup na to. Kasi yung sa draft kasi ng EG, naging reactive sila dun sa draw pick. Naging reactive. So yung plano nila medyo na boss it. Kasi hindi mo rin pwedeng palampasin yung draw pick eh. Kung kokontrahin mo siya ng sarili mong strat. Wala eh. Maalanganin.
Medyo tumagal din kasi yung laro. Oo. Tsaka wala sila pang huli talaga kay Pac eh. Sabi kasi ni ano ni Boxy, etong mga caster na to masyado pang madaldal eh. Balance zero pala si Sige oh, balance ito. Zero pala, balance ah. Dahil nagpapakitang gilas lang si Boxy kasi oh. Kanina nang bibi siya yung minamicro eh. No, ngayon, siya naman daw sa micro. Ayun nga sabi, ay si grabe naman si Baldo, grabe attention na X-Mark. Ah, si Baldo rin pala nagtanong nung sa item. Oh. Pero hindi mo rin, bihira din kasi na inaabisal si CK eh. De, okay nga, okay siya abisal pagka maraming escape. Pero kasi pack na nakalinkin. Hindi mo naman madidikitan. Tsaka yung abyssal kasi late mo nang kinukuha kay CK. Oy, yung coil walang tatamaan yun. Pero mabilis lang naman cooldown yan. Hindi problema ni ano yan, ni Boxy. Sabi niya, masyado maraming time para sa inyo. Pero ito hindi worth yung pagbili niya doon ng ano, Agsa. Ay, ng Ags. Ng Hex nang di siya nagtira ng buyback. Si sino? Si CK? Oo. Oo. Na basagan sila nung Rocks. Eh. Kasi siguro feeling nila, yun nga, sabi mo kasi all out na sila eh. Oo, yun. Sa top lane. So, siguro, yun nga talaga yung plano nila. Ano lang nagkamali nila sa execution. Oo, all out. Pero, binibait nila yung illusion dito. Uy, hindi na Yuls. Grabe naman si Abid doon. Passants din. Asa si, ano, si... Si Abe. Ayan, nakadagat din kasi. Pero na Yuls dito, si RTZ. Walang setup. Oy, naku, Taiga with the detection galing kay Abe. Pero oy, RTZ, yung balance zero. Hindi na siya masyadong balance ngayon. And eto nga si Boxy dito sa backline. Pero ma-hack siya dito. Subukan natin yung galing nyo. Will-O-Wisp dito. May mahuhuli ba? Wala, sir. Mga naka-BKB na to. Si Quickman, nakikipagtayuan doon, sir. Mas makunat pa ata siya sa CK. Pero eto na nga, yung epicenter. Dito kay RTZ, patay dito si Dazzle. Wala siyang buyback. Koik pa sinusunod na with the 3 seconds stun. Patay rin si CK. Buong GG to kung sakasakali. Abed, sunod na. Naku, Abed, may buyback. Pero dito sa base, sa si Boxy. Sasaglitin lang nito. Ah, hindi na. Mag-i-ages pa ba? Mag-roshan pa ba sila? Oo, napa-buyback na dito si ano. Pero walang buyback yung dalawa. Si Abed. Pero di nila alam na walang buyback sa CK. Mm-hmm. Na si ano, walang gold. Si Dazzle, dieback eh, ganito. Dahil si CK, di pa nagbabayback eh. So medyo nare-respect din nila yun. Mismo. Siguro try nila, ano, humay ground doon, tapos onting force lang. Mahirap din yung sitwasyon kasi nung EG. Hindi nila ma-dive na yung backlanes ng Liquid eh. Simula nagkaganim si kuya mo, Boxer. Oo. Si sobrang palos na si Boxy nga daw, sabi dito. Ano ito yung sinardong putik. Swear, ayaw mamatay. Ayan. Tinatansya nila. Babayback ba? Hindi, alam na nila at this point kasi kung ganito ang humayground kasi hindi pa bumayback. Deligado na. Abit na hex pa nga dito ni Boxy pero eto na yung last hurrah para sa EG. Hindi sila basta GGG call dito, papalag pa rin. And eto yung barko kaso. Si Mickey ang focus nila pero yung dust, yung BKBs, nakaka-survive pa nga dito. Liquid and mukhang GG na to para sa EG. And yes sir, cool na. Grabe nga naman doon. I think ano eh, it's too late no na-realize nila na kailangan i-dive nila yung backlanes. Oo. Well, nung napatay nila si Mickey sa teamfight, itong last teamfight na to, wala nang damage gani. Oo. In FF nila yung Razor, naka-armor item tapos naka-butterfly eh. Mali talaga yung sabi ko sa'yo, kada may papaboran na akong draft na tatalo. Natatalo, no? Eh, AG di ba, pinaboran ko ulit dito. May sumpa. Kasi ang ganda naman sa again yun nga sa draft kahit anong ganda pagdating kasi sa execution doon na magkakatalo eh. Well played. MVP talaga dito si ano, si Boxy. Si Kuya mo Boxer, 2 games na siya MVP. Yung space na kine-create niya, 'di ba? Pero di pa naman laglag yung EG, makita pa natin sila bukas. Oh, sa lower bracket. Lower bracket. Pero ayan, Liquid. Pasok na. Waiting na lang dito. Makakapagpahinga sila bukas. And yun na nga mga sir, last game na rin natin yun for today. So, bukas, lower bracket, tama ba? No, lower bracket. Ayan, sakto. Lower bracket, tsaka decider match bukas. Mm-hmm. So, thank you sa mga nanood dyan. And bukas, abangan nyo, TNC. Salamat guys, salamat waiting. Sa mga nanood dyan. Hindi, waiting nga, waiting. Waiting ang TNC, yung mga nagtatanong dyan. Mga nagtatanong dyan, walang laban. Oh. Bukas, supportan nyo ang All Pinoy team. Ayan, yeah, adroit. Adroit. Kaya pa yan mga sir, kaya pang bumawi yan. So, GG na nga mga sir, and thank you for watching. Wombo X Combo will be signing out for today. And that's all that would matter to me. If I played my very best.